Narito na ang mga balita sa oras na ito. Bansang Pransya nangako sa Philippine Navy na tutulungan sila na mag-develop ng isang submarine force. Korte Suprema kinukonsidera ang paggamit ng mga body cameras sa panahon ng pag-serve ng warrant. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon upang maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Shoutout muna kay Riza Olalo, Claire Ocampo, Joanne Oliva, Sunny Yabes, Ronald John, at sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat po sa pagbisita sa aming YouTube channel. Bumisita ang mga officialis ng Philippine Navy na pinangunahan ni Flag Officer in Command Vice Admiral Giovanni Carlo Bacordo kasama ng ilang mga officialis ng Department of National Defense sa mga pasilidad ng Naval Group sa Pransya. Ayon sa Naval Group, ikinagalak nila ang pagbisita ng mga officialis ng Philippine Navy at Department of National Defense sa Pransya para sa paglikha ng proyekto para sa submarine force ng Pilipinas. Ang Naval Group ay isang global at major French defense contractor at isang industrial group na eksperto sa paggawa ng mga barkong pandigma at mga submarino. Noong Nobyembre ng nakarang taon, inanunsyo ng Naval Group na magbubukas sila ng opisina sa Manila at ito ay magiging unang hakbang sa isang pangmatagalang commitment ng cooperation at partnership sa pagdevelop ng naval capabilities ng Pilipinas. Layunin din ng Naval Group na dalhin sa Pilipinas ang kanilang experience at di mapantayang technical expertise sa paggawa ng mga barko at mga submarino na mayroong mga combat system at lahat ng mga critical equipment at mga services na kailangan sa paglikha ng isang naval power. Ayon kay Vice Admiral Bacordo, ang bansang Pransya ay nangako na tutulungan ang Pilipinas na mag-develop ng kanyang sariling submarine arm. Committed ang Pransya na tumulong sa Philippine Navy sa paglikha ng submarine force lalo na sa mga trainings at project management. Ang Philippine Navy ay planong bumili ng 2 unit ng diesel-electric submarines bilang bahagi ng kanilang modernization plan. Ang Pilipinas at Pransya ay kapwa sumang-ayon na ipagpatuloy ang mga visitation ng mga senior leaders mula sa 2 bansa at regular na mag-usap upang makalikha ng cooperation at participation, bilateral at multilateral naval exercises. Samantala, sa ibang balita, kinukonsidera ng Korte Suprema ngayong araw, Marso 16, na i-require ang mandatory na paggamit ng body camera para sa mga law enforcers na magseserve ng mga warrants. Ang proposal ay pinag-usapan ngayong araw sa isang discussions sa ilalim ng revised rules ng criminal procedure. Noong nakarang buwan, ang PNP ay nagsimula na sa kanilang training sa paggamit ng mga body cameras bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na masiguro ang accountability sa law enforcement operations. Mga miyembro ng NCR Region Police Office ang unang sasailalim sa trainings sa kanilang headquarters sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Sa ilalim ng plano ng PNP, bawat police station ay bibigyan ng 16 na body cameras. 8 ay para sa patrolling operatives habang ang ibang 8 ay irereserba para sa ibang mga operations. Ang mga body cameras ay waterproof at kayang mag-record ng video na aabot sa 8 oras. Hindi kontrolado ng mga pulis ang configuration ng kamera at ito ay ma-off lamang kung off-duty. Bumili na ang PNP ng mahigit 2,000 body-worn cameras at kanila mga associated systems. Ayon kay Colonel Benjamin Santos, PNP Command Center Chief, bilang operation protocol,
Ang mga kamera ay gagamitin hindi lamang sa illegal drug operations, kundi sa panahon din ng mga ibang mga enforcement operations. Target ng PNP ay pamahagi ang mga kamera sa buong bansa ngayong katapusan ng Marso at gagamitin simula sa buwan ng Abril.